remote. Aha. Okay. Kaya mahirap paniwalaan, but it happened. Wala naman tayong magagawa. Those are the things of the past. Mm. Talagang ganyan. Talagang tao naman eh. Dalawa lang ang nilalabasan. Ano? Isang mayaman, isang mahirap. Walang gitna, no? Walang gitna. Vice Mayor, which brings me to the next question. Ito, itong tanong na to, gusto ko talagang itanong din sa iyo eh. Maraming nagsasabi na hindi sila makapaniwala na ikaw raw ay one time in your life, eh talagang naging basurero ka raw or yung bang literally, botijaryo? Opo. Totoo po ba yun? Hindi po botijaryo, literal na basura. Mm. At the age of 10, no, grade 4 ako noon eh, na-realize ko na mahirap kami. Mm-hmm. Kasi, tingnan mo, yung kapitbahay namin galing Saudi, may dalang TV. Mm. May Betamax. Betamax pa nung araw. Oo, Betamax nung araw. May Atari. Inaabot nila. PSP na yung mga yan eh. PSP na yan. Tayo, Atari. Atari tayo. Alala mo nun yung Galaxy. Si Ma'am Nicole, Atari. O, Combat Rambo. Ayan, yan. Yung mga lahat yun, no? Nakikita ko, sabi ko, wala kami. Siguro nga mahirap kami. Then na-realize ko, sabi ko, yung mga kababata ko, pag nagtatanching kami, nagpapalmo, o nagkakaracross, yun po yung mga sugal sa kalye ng mga bata. No? Sila lagi may pera. Tapos pag pumapasok ako sa eskwela, sila may baon, ako wala. Nakaingitan ko ngayon. Ayun. Kaya sumama ako nung umpisa. Pasama-sama lang ako. Nung kalaunan, after a few months, nagsosolo na ako. Nakakutaman yung basura sa Elcano, Tabora, Santo Cristo, Ilaya, Haboneros, Carmen Planas, Asuncion, Recto. Yan yung mga area na inikutan ko na kinukuha na natin ng basura. Hanggang sa na-discover nga natin yung isang pagkain. Masarap. Anyo? Yun po yung tinatawag nilang pagpag, pero ang tawag po namin doon, batchoy. Pagpag? Yung ba yung... Can you describe nga? Ano ito ba yung mga pagpag, kinakain Vice Mayor? Pwede ko bang banggitin yung pangalan ng tindahan? Sabihin mo na. Minsan lang Jollibee. Naman. Yung Jollibee. Yan. O, yung mga kinakain nyo sa Jollibee, mga tira-tira ninyo, minsan kasi, di ba, yung bata. Hindi nauubos yun. Hindi nauubos. Sinalagay yun. Pag mapapansin nyo sa Jollibee, ha, meron nung box na kung saan nilalagay yung tray. Yes. Sa loob nun, may box pa ulit yun na nandun yung supot na itim, doon nilalagay yung. Pagkasarado ng Jollibee, yung kinukuha na namin yung basura na yun. Pinamimilihan namin yung cups, cover ng cups, straw, kutsara tinidor na plastic, yung lata ng Del Monte, yung karton ng Chicken Joy na nung hilaw pa, kasi may naka-package yun eh. Yes. Tapos, matitira sa ilalim, palabok, spaghetti, yung hamburger, yung Coke, Royal, Sprite, lahat ng mga tira-tira, saka yung mano. Nagsawa ka pala sa ano? Sa production nun. Oh, social kaming mahirap. Hindi mo na kailangan kumain dun. Makakain ka na kagad. Sa basura na lang. Chicken joy yung tinitira natin araw-araw. Hindi mo na kailangan kumain, no? Eh, sana natutunan ko yun. Anyway, continue please, Vice Mayor. Tapos yun, siyempre, hindi naman namin makain dahil halo-halo na yun. Misan, alam mo, hindi naman sa pagano, sana walang kumakain, ano? Misan, may dahak pa nga eh. Talagang siyempre wala ka naman choice eh. Dalawa lang naman ang choice mo eh. Mamatay interrupt ng... kita Vice Mayor. You mean to tell me kasi the term pagpag, pinapagpagan mo yun eh. Nakita na ako kasi napagpag yung dumi ko. Kaya tinawag siyang pagpag dahil yung kanin o yung spaghetti yung pala. Ano eh? Halo-halo. Parang kanin baboy yun eh. Okay. Nakita mo sa ganun mga description yan. Ganun na literal. Hulas nung inalis mo na yung styro, inalis mo na yung mga tissue, lahat, nakatira na yung sa ilalim. Ngayon, pipili ka na lang doon yung mga may laman-laman. Medyo matino. May laman. Kaya yung pagbutong-buto na, hindi mo na siyempre makakain. Siyempre, sa aso yun. Kaya yung ano yung tuhod, alam mo yung puti. Masarap na masarap yun. Yung hita yun. Yung hita. Yun eh, ginagawa naman namin para naman kami hindi magkasakit. Piniprito naman namin ulit. Ayun. Talagang deep fried. Kumbaga yung fried chicken, na double fried. Deep fried. Parang double dead na yun. Double fried. Hindi double dead. Pride. Double fried lang. Para kasi mamatay yung germs. Ang logic lang namin doon, para mamatay yung germs. Eh, buhay ka pa. That means effective. Ayokong tularan nila. Pero, awa naman ng Diyos, hindi naman kami nagkasakit. Kasi nung araw, mamimili ka lang. Yes. Dalawang bagay. Mamatay ng dilat ng mata, o mamatay ng mehepa. Mamatay na dilat ng mata, wala namang gamot yun eh. Yes. Mamatay ng may hepa, may gamot pa yun. Uh-huh. So chances are hindi ka naman na hepa. Wala naman. Ni TB o ni anong sakit, communicable disease. Wala naman kasi patay ang germs sa kumukulong mantika. Anyway, Vice Mayor, matanong kita, paano ka naman na-discover sa showbiz? Well, one time may lamay no, sa amin.
January of 1993. Mm. Namatay si Aling Nita. Kabisado po, pati yung namatay. Oo, kasi kapitbahay namin. Yes. Alam mo, pagkapatay, dalawang klase ng patay. May mayaman, may mahirap. Pagka mahirap, alam mo yung biskuit na, na malaking lata? Ayun. Kapag nahanginan, malambot na? Lambot na. Pero pag mayaman, iba? May ladies' choice. May liver spread. May sandwich, ha? May juice pa yun. May mapipilian ka, no? Mm. Mm. Kaya pag medyo may kaya yung patay, dinadayo namin ng konti. Siyempre, nakikichicha lang kami doon. Mm. O para makaraos lang. Mm-hmm. Kunwari, lamay-lamay, nagpo-poly ako. Yung poly is nagpapatong. Papatong. Mm. Mga ilang taong ka ba noon na vice mayor? Ah, 17. Magdi-18 ako. 18. 18 na ako noon. Alright. Oh. So, paano yan? Si Aling Nita, paano ka na-discovery? Nakita ko doon ni Daddy Wawi sa lamayan ng patay. Alright. Mm-hmm. Sino si Daddy Wawi? Wawi Rojas, yun yung nakadiscover sa akin. Mm-hmm. O, binigyan akong tarjeta, tapos sabi niya sa akin, o, punta ka ng ano, That's Entertainment, mag-audition tayo. Mm-hmm. O, doon ako nag-audition, dinala ako ni Daddy Wawi, kay Kuya Germs. Mm. Naniwala ka ba kagad nung unang bigay sa'yo na, na talagang sa taga-showbiz siya, or niis po, baka naman niistir ka lang? Eh, alam mo, wala ka naman choice eh. Mm. Eh, isipin mo kasi, pag nag-artista kayo, yamang ka kagad. Ay, syempre. Eh. O, eh, comparative with your life, o ano pang i-doubt mo? So why not give it a chance? Mm-hmm. O di ba? I agree. Di ba, kumbaga, mag-artista ako, parang di yayaman ako. Parang no choice ka na, parang ganun. Oo. Oh, mm-hmm. Eh, baka ito na yun. Hindi, sinubukan ko, wala namang masama. Hindi, nung nangyari, nagkatotoo pa nga. Mm-hmm. Natanggap ako sa Dutch Entertainment. Pag ano ba yan? Isang audition lang? Isang audition. Nag-audition ako. Una, screen test. Kukuha na ka lang. Parang ginagawa ngayon ni Tara. Kini-screen test na tayo. Screen test. Tapos susunod yan, mag-audition naman kayo. Yes. Yung mag-acting kayo or kakanta kayo. Hindi ka ba nag-sing and dance? Na? Hindi. Actually, pag sa'yo, natutunan ko na lang kalaunan. Kalaunan. Pero more on nag-acting ako. Acting. Sino ba ang ano, sabihin ko na po yung edad ko. Matanda ako ng konti kay Vice Mayor, pero napapanood ko po ito. Papanood ko, Monday edition ng Dutch Entertainment. Sino po ba yung mga kasabahan nyo nun? Kami ang kabatch namin. Sila Aramina, sila Francine Prieto. Ayun. Kami mga batch 7. Batch 7. Kami yung mga kahit pa paano nakilala doon sa batch namin. Another personal question. Sa mga kasabay mo ba, may naging girlfriend ka ba ron? Meron ako, naging girlfriend. Pwede bang masabi mo? Tapos na naman yun eh. May asawa na yata. Private life na eh. Ay, so, di ba pwedeng sabihin man lang? Eh, bata ka pa naman nun eh. Si Bamba. Si Marvie Lulilin. Yeah, si Bamba. Si Bamba, inawad yan. Batang unang araw. Siya yung unang-una ko naging girlfriend. Wow, alright. Maybe say, meron pa bang, siyempre, with your good looks? Nung kalaunan, siyempre, meron na rin mga naging kaibigan. No? Ayaw pa umami sa Jesus Mario. Alright, we still have some more. Pagbabalik namin, ha, huwag kayong BBTO. Guess ko, ha? Again, if you just tune in, this is Hard Talk sa DZRJ po. And here with you is the studios none other than the Vice Mayor of the City of Manila, Vice Mayor Isko Moreno. We'll just be pausing for a short break. When we return, tuloy po natin yung ating magandang talakayan with the Vice Mayor of the City of Manila.